Kaninong pangalan ba yung nasa tattoo mo sa dibdib? Ex-girlfriend mong hindi makalimutan kaya hindi mo matakpan? Napairap na lang si Jack sa sinabi ng partner niya sa misyon na si Dahlia. Nasa biyahe sila papunta sa event ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Pero panay ang asar nito sa kanya. Naabutan kasi siya ni Dahlia na nagbibihis sa headquarters ng paramilitary. Kaya nakita nito ang katawan niya, pati na rin ang tattoo sa dibdib niya. Tigilan mo ako, Dahlia. Kaya ayoko ng babaeng partner eh, ang daldal. Tumawa lamang ito. Ako na ang pinakamagaling na mahanap mong partner, choosy ka pa. Galit ka lang dahil alam ko na ang kahinaan mo. Ay sus, ang commander. One of the best snipers and hand-to-hand combat expert in the paramilitary. Hindi makamove on sa ex-girlfriend na nagngangalang Gemma? Binato na ni Jack ng tisyo si Dahlia. Napailing na lang siya at hindi na pinansin ang partner niya. 8 taon na rin naman ang lumipas. Sa tingin niya, nakalimutan niya na si Gemma. Naging abala siya sa nakalipas na mga taon. Wala na siyang panahon para alalahanin pa ang ex-girlfriend niya. Ni hindi na rin siya nag-abalang burahin o takpan ang tattoo sa dibdib niya. Mapakla siyang tumawa. Sumagi na naman sa isip niya ang babae. Hindi niya kayang bumalik sa panahong baliw na baliw siya kay Gemma. Kaya nang iwan siya nito, sobrang hirap para sa kanya. Ang dami mong sinasabi. Alam mo na ba ang gagawin mo? Tanong ni Jack sa kasama. Tumango naman si Dahlia. Of course, ako ang maikihalubilo, pero kung titingnan natin, napaka-imposibleng mahanap natin yung drug dealer na wala tayong kahit anong information mula sa taong yun. Para tayong naghahanap ng alikabok sa hangin. Lakas ng tama ng boss kong yun, no? Kaya di ko type eh. Magkaiba sila ng paramilitary na kinabibilangan. Gayunpaman, may mga koneksyon ng mga misyon nila. Kaya ginagawa nila na magkasabay sa pagkakataon ng lahat na yun. May target naman tayo ngayong gabi. Kaya nga, ikaw ang pinili isama sa akin, di ba? Kasi babae ka at lalaki ang target. Paalala niya sa dalaga. Maganda, sexy kasi ako kaya ganun. Aminin mo! Natatawang pang-aasar ni Dahlia. Napailing na lang si Jack. Kilala ng buong paramilitary si Dahlia na papaglaro sa lahat. Kahit boss nito, pinapalagan din. Hindi lang kayang tanggalin dahil magaling din naman sa pinapadala sa mga misyon. Kinuha ni Jack ang mga gamit niya. Standby na ako, ayusin mo ang trabaho mo, nakikita kita. Inayos ni Dahlia ang dark violet evening gown na suot nito. Oo, aayusin ko. Aakitin lang naman si Hugo, di ba? Oo, kailangan mo magkaroon ng interaction sa kanya. Makuha ang tiwala niya. Dahil siya ang magdadala sa atin sa drug dealer. Pati na rin sa mga leader nito. At mafia boss na talagang misyon natin. Huwag kang papalpak. Bilin niya sa dalaga. Hinawi ni Dahlia ang buhok at napairap. Oo na. Wala pang misyon akong pumapalpak. Huwag ka sigurong tatanga-tanga ang partner. Matatapos natin to. Hilig mo pa namang mag-discriminate. Babae ako, pero malakas ako. May mga kaya kaming gawin ng mga babae na hindi nyo kayang gawin ng mga lalaki. Napairap na lang si Jack. Ilang sandali pa, pumunta na siya sa pwesto niya. Habang nakikihalubilo naman sa party, ang partner niyang si Dahlia. Nasa taas siya. Dahil bukod sa pagkuha ng loob ni Hugo, may isa pa silang target sa parting yun. Si Ford, isa sa mga syndicate bosses na nasa watchlist ng organization nila. Patong-patong na ang kaso nito sa child trafficking, pero nagagawa ng paraan na makalusot sa kasalanan. Iba talagang nagagawa ng pera, pati hustisya kayang bilhin. Wala sa area si Ford. Sabi sa kanya ni Dahlia sa earpiece, pero nakita ko na si Hugo. Medyo nainis si Jack. Sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iikot na ako. Hahanapin ko na ang tarantadong yun. Tumawa si Dahlia. Mukhang hindi madali ang trabaho mo ngayon. Hindi ka lang nakaabang dyan. Pagpapawisan ba? Hindi pinansin ni Jack ang pang-aasar ng partner niya. Madilim naman sa bahaging naraanan niya, kaya nakakapagtago siya. Kaya lang, nahihirapan siya. Kung alam niya lang na wala pala si Ford sa baba, sana nagsuit na lang siya at nakihalubilo sa lahat
para mas maayos siyang kumikilos ngayon. Sino ka? Tanong ng isang bantay doon. Mabilis na dumamba si Jack sa lalaki at pinuruhan sa parte ng katawang makakatulog ito. Muntik na siyang sakali ng isa pero nasaksak niya agad gamit ang maliit niyang balisong. Mga bobo. Asik niya sa tagabantay. Tumawa na naman sa earpiece si Dahlia. Ang bad ng bibig. Ayusin mo na lang ginagawa mo dyan, puro ka side comments. Asik niya sa dalaga. Muling nag-ikot si Jack sa buong lugar. Ilang sandali pa, pumasok siya sa banyo ng mga babae. Tinakpan niya agad ang bibig ng isang babae ron, nang muntik na itong sumigaw. Wala akong gagawing masama, tumahimik ka. Sabi niya sa babaeng nakasuot ng evening gown. Kanina pa kita nakikita, you look so fine. Ngumisi ang babae at hinaplos ang dibdib niya. You're getting horny because of me? Sino ka? Isa ka sa mga bodyguard ng bisita? Ngumisi si Jack. Yes. Hinaplos niya ang kita ng babae mula sa slit ng gown nito. Want a quickie? Dumaing ang babae. Pinagapang ni Jack ang ilong sa leeg nito kaya napatingala na. Nang magtapat ang mukha nila, mahigpit niyang hinawakan ang mukha nito. Saka tinama ang ulo sa bandang ilong nito. Sinalo niya agad ang babae nang mawala ng malay. Binuhat niya ito at inihiga ng maayos sa isang gilid. Pinasadahan niya ang walang malay na babae. Sorry lady, you're freaking hot. Pero kapag nasa misyon ako, wala munang landian. If I know, gusto mo rin. Pang-aasar ulit sa kanya ni Dahlia. Yan na. Nakuha ko na ang atensyon ni Hugo. Mabilis kumilo si Jack. Umakyat siya sa itaas. Sa kisame siya gagapang para makapunta sa hotel room ng Ford na yon. Kaya lang, narealize niyang malayo pala talaga. Anong ginagawa mo? Hingal na hingal ha? Natuloy ba ang quickie? Pang-aasar sa kanya ni Dahlia. Fuck you, gumagapang ako. Mariin niyang sabi. Bakit pa ba ako kinakausap? Mamaya makahalatayang Hugo na yan eh. Iniwan nga ako eh. Umismid si Jack. O akala ko ba magaling ka? Tumawa ang magaling niyang partner. Magaling ako. Binigyan ako ni Hugo ng inumin pero nakita ko nilagyan niya na sex drug. Gusto pa yata makadali sa akin na matandang to? Kaya mo yan. Oo kaya ko. Puro landi. Wala akong makuhang impormasyon. Paamoy ko kaya ang halimuyak ng petsay ko. Napairap na lang si Jack. Sobrang bastos ng bunganga ng partner niya. Minsan, hindi niya nalang pinapatulan. Ilang sandali pa, tumunog na ang radar niya. Nakarating na siya sa hotel room ni Ford. Maingat niyang binaklas ang kisame. Walang ingay na bumaba siya sa banyo ng hotel room. Kaso, kabababa pala ni Jack, napatda agad siya sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala sa naabutan niyang babaeng walang malay habang nakalublob sa bathtub na may rose petals. Gemma? Narinig niya ang tawa ni Dahlia mula sa earpiece. Ano ba yan? Halatang di makamove on? Nasa misyon, ex-girlfriend na iniisip. Ayos ka lang, Jack? Lalapit na sana si Jack kay Gemma nang may malamig na bagay na tumapat sa ulo niya. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ng lalaking tumutok ng baril sa kanya. Marahan niyang tinaas ang dalawang kamay. Hindi siya natatakot para sa buhay niya. Takot siya para sa buhay ni Gemma. Unti-unting napupuno ang tubig at dahan-dahan itong dumudula sa bathtub. Wala itong malay kaya tiyak na malulunod ito at hindi makakahinga sa tubig. May nakahuli sa'yo? Tanong sa kanya ni Dahlia mula sa kabilang linya. Mabilis kumilo si Jack. Humarap agad siya sa lalaki at tinamaan ng malakas ang kamay para mabitiwan ang baril. Mas lalo siyang nanggigil na makitang si Ford yun. Nakasuot ng bathrobe ito at halatang maliligo pa lang. Mas lalong nanggigil na makipaglaban si Jack nang maalala si Gemma. Bago pa ito makatawag sa mga tauhan, hinabol niya na. Nang makuha ang pagkakataon, mabilis niyang binaril sa ulo si Ford gamit ang kanyang baril na may silencer. Ano na nangyari? Kailangan mo ng backup? Tanong sa kanya ni Dahlia. Lumingon agad siya kay Gemma. Inahon niya agad ng babae at dinala sa sahig ng banyo. Tiningnan niya kung humihinga pa ito pero tumigil na.
Mabilis niyang ginawa ang mouth-to-mouth resuscitation. Fuck, Gemma! Wake up! Singhal niya habang sinusubukang isalba ito. Gemma? Wait, sino Gemma? Nandiyan na ex-girlfriend mo? Ilang sandali pa, iniluwa na ni Gemma ang tubig na nainom. Nakahinga ng maluwag si Jack. Medyo groggy pa ang dalaga at pakiramdam niya may pinainom na gamot dito. Binuhat niya si Gemma at inilabas sa banyo. May civilian ako nakita. Paano ka aalis dyan? May gagawin pa ako. Gusto kong dalhin ni Hugo sa hotel room niya. Makakakuha na ako ng impormasyon. Sabi sa kanya ni Dahlia. Sinapo ni Jack ang ulo. Just fucking help me with this. Hindi ako pwedeng dumaan sa dati kong dinaanan. Hindi ko siya madadala. Maraming bantay sa labas. Baka patayin na kami bago pa kami makalabas. Iwanan mo na lang dyan. Mas mahalaga to. This is a chance. Katwiran sa kanya ni Dahlia. Hindi ko siya kayang iwan. Listen, pumunta ka na dito ngayon din. Utos niya sa partner niya. Naiirita namang sumagot si Dahlia. Iwanan mo na yan. Ex mo lang naman yan eh. Pakakasalan ko siya. Ano, hindi pa rin pwede? Ngayon, bilang commander mo, pumunta ka na rito at tulungan mo ako mailabas si Gemma rito ng ligtas. Desperado nang sabi ni Jack. Nahimigan niya ang disappointment sa boses ng partner. This is so unprofessional of you, Jack. Pero sige, hintayin mo ako. Wala nang pakialam si Jack kung unprofessional man siya. Tiningnan niya na mabuti si Gemma na walang malay at basang-basa ang katawan at itim na evening gown. Iniwan man siya ni Gemma noon, pinakaayaw niya pa rin makitang nasasaktan ng babae na labis niya pa rin minamahal. Sinira mo ang misyon. Pagkakataon na natin yun eh. Lintik namang buhay to, Jack. Bulyaw sa kanya ni Dahlia. Hindi na lang nagsalita si Jack. Alam niya rin naman na may kasalanan siya. Niyakap niya na lang ang wala pa rin malay na si Gemma. Nasa backseat sila na sasakyan at kasalukuyang pupunta sa penthouse niya. Tapos, nagpanggap akong chambermaid kanina. Dumating ako maganda at bongga, uwi ako muchacha at driver mo lang. Nasa naman ang hustisya dun? Reklamo pa ni Dahlia. Bumuntong hininga si Jack. Magmaneho ka na lang. Sa susunod babawi ako. Mahuhuli na rin natin yun. Huwag ka mag-alala. Hindi ko to i-re-report sa commander mo. At kung malaman man niya, I will take the full responsibility of my actions. Buisit na yan. Nasabi na lang ni Dahlia. Pagkarating sa penthouse, dinala niya agad sa tuyong bathtub si Gemma. Iniwan niya muna ron ang dalaga para pumunta sa walk-in closet niya at kumuha ng puting shirt at boxer saka bumalik kay Gemma. Huminga ng malalim si Jack. Bihisan mo lang, huwag mong pagnanasaan. Ex-girlfriend mo na yan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang marahang hinuhubaran ng gown si Gemma. Narinig niya naman ang pagdaing nito, kaya mas lalo siyang nahirapan. Nang matanggal niya yon, mabilis niyang pinunasan ng tawal ang buong katawan nito at binihisan. Nang matapos, dinala niya na ito sa kama niya. Napailing si Jack at parang timang na kinakausap ang sarili. Ang galing, natiis mo, huwag kang maakit. Kaso, nang makita niya ang kabuuan ni Gemma sa ibabaw mismo ng kama niya, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Wala siyang ibang maramdaman, kundi pagnanasa. Kaya ang ending, lumabas agad siya ng kwarto niya. Nagluto na lang si Jack ng pagkain sa kusina. Patapos na siya na makarinig siya ng kalabog sa taas. Mabilis siyang umakyat at pumunta sa kwarto niya. Naabutan niya si Gemma na nahulog na pala sa kama. Gemma, ano nangyari sa'yo? Tanong niya sa dalaga. Namimilipit ito at parang nahihirapan. I need... Inangat niya si Gemma. Anong kailangan mo, ha? Kinagat nito ang pang-ibabang labi at hirap na hirap. Please! Yumuko si Jack. Tell me, anong kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Pinagdidikit ni Gemma ang mga hita at hindi mapakali sa ibabaw ng kama. Namumungay ang mga mata at tumingin sa kanya. Bigla na lang nitong hinila ang kamay niya at dinala sa parting hindi niya dapat hawakan. I need you to touch me. Halos paungol na sabi ni Gemma sa kanya. Mabilis na binawi ni Jack ang kamay sa dalaga. Hindi pwede. Sinasabi ko na nga ba? May balak sa iyo ang Ford na yun? Pinainom ka ng droga, di ba? Hindi sumagot si Gemma. Umungol lang ito at pilit siyang hinihila.
Nangingilabot siya sa ginagawa nito. Kaya bago pa bumigay si Jack, pinagulong niya na ang dalaga sa kumot na parang caterpillar. Jack, please. Pagmamakaawa ni Gemma at gustong gusto siyang abutin. Napapikit si Jack at mahinang nagmura. Ikalma mo ang sarili mo. Matulog ka ulit, mawawala rin yan. Alam niyang hindi mawawala yon. Matindi ang epekto ng sex drug sa makakainom. Naaakit siya kay Gemma. Pero hindi naman siya tarantado para samantalahin ang pagkakataon. Ayaw? Sige na. Please naman. Halos naluluhan ang sabi ni Gemma. Naaawa na siya sa dalaga. Pero pinigilan ni Jack ang sarili. Niyakap niya lang ito ng mahigpit. Ilang sandali pa, narinig niya ulit ang mga daing nito. Sa kanya lang napagtantong ito na ang gumagawa ng paraan para matanggal ang epekto ng droga. Napapikit na lang si Jack at mas lalong niyakap ng mahigpit si Gemma. Ilang sandali pa, hinihingal na ito. Namumula ang mukha ng dalaga hanggang leeg. Tandang natapos na ito. Napailing siya at hinaplos ang buhok ni Gemma. I'm sorry. Sabi niya pagkatapos at hinalikan ito sa noo. Ilang sandali pa, nakatulog na ulit ang dalaga. Binuhat ito ni Jack at inayos muli ang higa sa kama. Nanatili na lang muna siya doon dahil baka kung ano pa ulit na mangyari kay Gemma. Hindi niya namalayang nakatulog na rin pala siya. Nagising lang si Jack nang may maramdamang nakatitig sa kanya. Gising ka na pala? Biglang tinutok ni Gemma ang baril sa noo niya. Bakit ako nandito? Hindi naapektuhan si Jack. Alam niyang baril niya ang nakatutok sa kanya. Marahil ay kinuha yun ni Gemma sa ilalim ng una niya. Namungay ang mga mata ni Jack. Okay na ba ang pakiramdam mo? Nakita niya ang kinang sa mga mata ni Gemma. Binaba nito ang baril niya kaya kinuha niya yon sa dalaga at muling tinago. You should not be playing with my guns. Noon hanggang ngayon, kapag may training ako, palagi mo nalang pinaglalaroan ang baril ko. Inaantok na sabi ni Jack at pumikit. Tinitigan siyang mabuti ni Gemma. Ikaw ang una nagturo sa akin kung paano humawak ng baril. Muling iminulat ni Jack ang mga mata. At hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba yun o hindi. Pagsisihan mo, Jack. Bumangon si Gemma mula sa pagkakahiga. Bumangon na rin si Jack at pinagmasdan ang dalagang matulala sa loob ng kwarto niya. Napailing siya sa sarili. Parang nagising lang siya noon. Parang kahapon lang, iniwan siya ni Gemma. Biglang nawala sa isip niya na ex-girlfriend niya na pala ito. Anong ginagawa ko dito? Tanong ng dalaga sa kanya. Binalik ni Jack ang tanong. Anong ginagawa mo ron? Kumunot ang noo ni Gemma at lumingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Wala kang maalala? Saan mo huling naalala kung nasan ka? Nagsalubong ang mga kilay ni Gemma. Sa party. Escort ka na naman. Ngumisi si Gemma. Ano naman? Umigting ang pakanya. Ano? Iniwan mo ako para maging escort ulit? Tinanggal na kita sa tiya mong sinasama ka sa mga ganung gawain. Sabi mo gusto mo mag-aral. Willing naman kitang pag-aralin nun eh. Kaya bakit mo ako iniwan? Tapos ngayon nalalaman kong bumalik ka sa pagiging escort? Ano naman sa iyo ngayon? Natatawang tanong ni Gemma. Bakit? Hindi mo matanggap na iniwan ka ng isang escort na tulad ko? Ayaw mo? Kung di kita iniwan, baka sugar daddy na kita. Baka naghihirap ka na. Hindi ako magiging sugar daddy. Dahil hindi naman ako sobrang tanda. Naiinis niyang sabi. Tumawa si Gemma. Eddie, Daddy Jack na lang. Hinawakan niya ang dalaga. Bakit mo kasama si Ford? Alam mo ba ang delikadong tao yun? Patong-patong ang kaso ng lalaking yun. Kung di pa ako dumating, baka napahama ka na. Mali, napahama ka na talaga. Tumayo na si Gemma. Alam mo, wala ka ng pakialam dun. Kung niligtas mo ako para isumbat lang sa akin yan, mabuti pang umalis na ako. Kung magpapaka-escort ka na naman, hindi ako papayag. Bahala ka sa buhay mo! Balik na sigaw naman sa kanya ni Gemma. Lumapit siya sa dalaga. Kung ganun, magkano ka? Lumingon sa kanya si Gemma at malakas siyang sinampal. Bakit? Bibilihin mo ako? Anong gagawin mo? Ikukulong mo ako dito?
Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Ibenta ko man ang sarili ko sa iba, wala ka na dapat pakialam at tagal na tayong wala. Kumuyo mga kamay ni Jack. Nasupalpal siya ng katotohanan. Wala na naman talaga sila, pero kahit anong gawin niyang pigil sa sarili niya, nakikialam pa rin siya sa buhay ni Gemma. Gusto niya pa rin makialam. Ikaw ang nang iwan, pero ikaw may ganang maging ganito sa akin? Mariing sabi niya. Natigilan sa pagpihit ng pinto si Gemma. Kaya nga, iniwan kita. Kaya wala ka nang dapat pakialam sa akin. Kahit mamatay ako sa harap mo? Hayaan mo na lang ako. Kumunot ang noon ni Jack. Nang lumabas si Gemma sa kwarto niya, sumunod siya agad. Aminin niya man o hindi, alam niyang hindi niya kayang gawin yun sa dalaga. Nakita niyang pababa na ito ng hagdan, kaya agad niya itong hinila. Huwag kang umalis. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Uuwi na ako. Singhal sa kanya ni Gemma. Bumuntong hininga si Jack. Ihahatid kita, kumain ka mura dito. Ayoko, bitiwan mo ako. Baka magkautang na loob pa ako sa'yo. Sarkastikong sabi ni Gemma sa kanya. Binuhat ni Jack na parang sako ang dalaga. Kilala niya si Gemma. Kapag ayaw nito, ayaw talaga nito. Gayunpaman, mas matigas ang ulo niya. Hindi rin siya papayag na hindi nasusunod ang lahat ng gusto niya. Ano ba, Jack? Pinalo niya sa pangupo ito. Huwag kang malikot, mahuhulog ka. Nang makarating sa kitchen, binaba niya agad ito sa island counter. Bababa sana ito pero hinawakan niya agad ang hita nito. Susuntukin talaga kita! Banta sa kanya ni Gemma. Ngumisi si Jack. Huwag mo akong hamunin sa bagay na magaling ako. Ang yabang mo naman! Singhal nito sa kanya. Tumawa siya at umalis sa gitna ni Gemma. Ihahatid kita pero bago yun kumain ka muna. Nagluto ako para sa atin. Hintayin mo, iinitin ko lang ang pagkain. Napairap si Gemma at sumimangot. Humalokip-kip ito at naghintay naman. Pagkatapos niyang iinit ang pagkain, hinain niya yon sa harap ng dalaga. Kumain ka na, sabi ni Jack dito. Kumain na si Gemma. Napanatag na siya kaya kumain na rin siya. Pagkatapos nilang kumain, hinatid niya ito sa kondo nito. Oh, huwag ka nang susunod. Akit na ako. Bulyaw sa kanya ni Gemma. Tumawa si Jack at hinintay makapasok ng building ang dalaga. Doon na pala nakatira ito. Ngayong alam niya na ang bahay nito, mas lalong dapat niyang pigilan ang sariling bumisita dito. Trabaho muna bago landi, Jack. Paalala niya sa sarili bago paandarin muli ang sasakyan. Pagkatapos ng insidente, pinilit ni Jack na mas mag-focus sa trabaho niya. Pinigilan niya ang sarili na isipin pa si Gemma. Hindi niya hinahayaang may bakante siyang oras para maiwasang maglaro ang isipan niya sa mga ginagawa ng ex-girlfriend niya. Siguro naman, okay na tayo no? Wala nang girlfriend na i-epal sa misyon? Sarkastikong tanong sa kanya ni Dahlia. Masungit na tumingin si Jack sa partner niya. Hindi ko girlfriend si Gemma, ex-girlfriend ko pa rin. Tumawa si Dahlia. Ay, ba't parang nahihinayang ka? Oh, akala ko ba papakasalan mo? Hindi pala totoo. Wala na. Dati namamangha ako sa mga achievements mo. Ngayon hindi ko na alam. Delusional ka pala? Parang hindi commander? Umismid na lang si Jack. Naiinis na siya sa pang-aasar ni Dahlia. Gustong gusto niya na itulak palabas sa sasakyan ng dalaga. Pagkarating sa headquarters, nagpahinga lang sila sandali. Habang naliligo, hindi niya naman mapigil ang isipin si Gemma. Nag-aalala siya kung nasaan ito. Baka mamaya tumanggap na naman ito ng kliyente. At naging escort na naman ng kung sinong lalaki. Sa oras na matapos ang misyon ni Jack, magre-retiro na talaga siya. Sa kanya hahanapin si Gemma. Ang babae lang naman talaga ang pinangarap niya maging asawa at maging ina ng mga anak niya. Wala nang iba pa. Nasa naman nakuha mong impormasyon kay Hugo? Tanong niya kay Dahlia habang nasa meeting. Pinakita sa kanya ni Dahlia ang isang report. Ito lahat ng nakuha ko. Tama nga tayo. Maraming ginagawang transaksyon si Hugo sa sindikatong yun.
Pero hindi ako sigurado sa nakakaharap niyang supplier kung yun ba talaga ang mafia boss. Bakit? Sumagot naman si Dalia. Kanang kamay at pinagkakatiwalaan lang yun ng taong hinahanap natin. Si Santino Gutierrez? Parang ang bait ng pangalan pero ang daming sinisirang buhay. Tiningnan ni Jack ang portfolio na sinasabing si Santino Gutierrez. Pamilyar sa kanya ang lalaki pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Saan natin siya mahanap? Tanong ni Jack kay Dalia. Tumayo ang dalaga at nagsindi ng sigarilyo. Hindi ako sigurado, pero na magtanong-tanong ako, may ari pala na isang strip club. Pinupuntahan yung lugar ng mga matatanda at mga babaeng naghahanap ng panandaliang aliw mula sa mga lalaking sumasayaw doon. Pagkatapos ng meeting, pinagplanuhan nila kung paano sila papasok sa club na yon nang walang naghihinala. Si Jack ay magpapanggap bilang waiter, si Dalia naman ay magpapanggap bilang customer. Mukha na ba akong babaitang hindi nadidiligan ng petsay? Kaso ang hirap, hindi naman ako tigang eh. Ang glowing ko masyado, halatang sagana. Napairap naman si Jack. Nagsisimula na namang maging bastos ang bunganga ng partner niya. Hindi niya nalang pinansin yun at nagsimula na magtrabaho. Madaling nakapasok si Jack bilang waiter sa club dahil gwapo at magandang pangangatawan. Abala siya sa pagsiserve ng mga order ng mga matatandang babae roon nang pumasok ang partner niya. Nagkatinginan sila ni Dalia nang pumasok ito. Pwede ka bang i-table, iho? Tanong ng matanda sa kanya at maharot na tumingin sa kanya. Tumawa si Dalia mula sa earpiece. Mabenta naman pala sa mga kumadrona si Commander Jack. Matamis na ngumiti si Jack. Sad to say, waiters are not available for that kind of services. Pero pwede nyo i-table ang mga sumasayaw ngayon sa stage. Tinuro ni Jack ang mga lalaking may pa-dirty dance pa sa stage. Mas lalo namang kinilig ang mga customer. Inipitan na lang siya ng tip sa bulsa ng pantalon niya. Nang makaalis, napailing na lang siya. Nakita mo na ba? Pasimple niyang tanong kay Dalia sa earpiece habang nagpupunas ng mga braso sa bar counter. Hindi pa, hindi ko siya makita. Ang daming tumatalong ibon. Seryosong sabi ni Dalia. Bumuntong hininga si Jack. Pwede ba? Awat mo na yung kabastusan ng bibig mo? Palala ng palala yan eh, bawat araw. Wala nga kasi, di ko nga makita. Wait, may nagtanggal ng maskara sa stage. Ito yun, si Santino? Sabi ni Dalia. Kumunot ang noo ni Jack. Lumingon siya sa stage. Palihim siyang napangiwi na makita si Santino na sumasayaw sa stage. Naghiyawan pa ang mga customer at mukhang ito ang star of the night. Ano bang klaseng mission to? Ang dugyot ha? Kanang kamay ng notorious drug syndicate at mafia boss? Strip dancer sa club? Nauumay na sabi ni Dalia. Mariing tumingin siya sa partner niya. I-table mo. Napalingon agad si Dalia sa kanya. Ano? Sira ulo ka ba? Tumalikod si Jack at muling nag-ayos ng mga baso. Huwag kang tumingin sa akin, baka may makahalata. I-table mo. Marami ako nakita mga tauhan niya rito. Kailangan mo siyang masolo at madala sa headquarters. Ano? Aalokin ko ng pera? Sisilawin ko? Tanong ni Dalia sa kanya. Nakakababa ng pagkababa ito si Santino, ha? Ayaw lang ng petsay? Gusto pa? May freebies na pera? Huminga ng malalim si Jack dahil marami ng reklamo si Dalia. Pero alam niyang gagawin yun ng partner niya. Alam niyang maaasahan ito sa lahat ng pagkakataon. Pasimple niyang tiningnan si Dalia. Gusto niyang matawa kung paano umeksena ang dalaga sa paikipagharutan kay Santino. Para lang mapili nitong i-table. Kung kumilos parang hindi respetadong secret agent ng isang international paramilitary. Naagaw lang ang atensyon ni Jack nang makita niyang pumasok sa loob ng club si Gemma. Napamura siya na makitang tingin ang tingin nito sa mga lalaking sumasayaw sa stage. Mabilis na naging kilos niya. Pinatay niya muna ang audio ng earpiece niya. Ayaw niyang marinig ni Dalia kung ano ang sasabihin niya kay Gemma. Nang mapadaan si Gemma sa bungad ng fire exit, hinila niya agad to. Gulat na tumingin ito sa kanya at susuntukin sana siya. Pero tinaas niya agad ang mga kamay at diniin sa pader. Jack? Kunot toong tanong ni Gemma. Bitawan mo nga ako. Sisipain sana nito ang pagkalalaki niya.
pero nilagay niya agad ang isang binti sa gitna ng hita nito. Mas lalo niyang diniin ang babae at hinigpitan ng hawak sa mga kamay. Anong ginagawa mo rito ha? Wala ka na ba ma-escort, Gemma? Ano? Naaakit ka na naman sa mga lalaking sumasayaw sa club? Mariin niyang tanong. Kumunot ang noon ni Gemma. Ano? Bitiwan mo sabi ako. Dinikit ni Jack ang bibig sa tenga ng babae. Hindi ka dapat nagpupunta sa mga ganitong klaseng lugar. Kung gusto mo ng lalaking sumasayaw, tawagan mo ko at sasayawan kita, Gemma. Bastos ka? Kinagat nito ang liig niya. Napapikit si Jack at lumayo agad sa dalaga. Bampira ka na ba, ha? Kapag sinabi kong bitiwan mo ko, bitiwan mo ko! Inayos ni Gemma ang damit at aalis na sana pero mabilis siyang pinigilan. Hindi ka pwedeng pumunta ron. Maraming sumasayaw rong lalaki. Tumawa si Gemma sa kanya. Wala kang pakialam. Ano naman kung maraming sumasayaw ron? Gusto ko nga yun eh. Naaakit ako sa mga ganun, Jack. Inis na inis siya sa mga sinasabi ni Gemma. Ayaw niya mang maapektuhan, hindi niya pa rin maiwasang patulan. Walang pakundangang hinila niya ang dalaga sa restroom at nilak niya ang pinto para wala makaistorbo. Napalunok si Gemma. Anong gagawin mo? Walang kahirap-hirap na binuhat ni Jack si Gemma at inupo sa sink. Gulat na gulat ang babae at mahigpit na, napakapit sa balikat niya. San ka naaakit? Sensual na tanong ni Jack. Ano bang pinapalak mo? Kinakabahang tanong ni Gemma. Ngumisi si Jack at tinalikan sa pisngi si Gemma. Binigyan niya ito ng isang klase ng halik na alam niyang mabibitin at mauuhaw ito sa kanya. Sa tagal niyang nakasama na ng dalaga, alam niya na rin kahit paano ang kahinaan ito. Narinig pa ni Jack ang malakas na tugtog mula sa labas, kaya sinasabayan niya yon. Kumaldag siya at malambot na sumayaw sa harap nito. Mas napangiti siya nang makitang gulat na gulat si Gemma at namumula ang muka. Ni minsan, hindi na imagine ni Jack na sasayaw siya na sexy dance. At mas lalong hindi niya inasahang sa loob pa siya ng banyo sasayaw. Sa harap mismo ni Gemma. Unti-unti niyang tinanggal ang mga botones ng polo niya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Gemma at binato sa kanya ang isang bote ng hand soap. Nakaiwas naman agad siya. Oh, akala ko ba naakit ka rito? Ito na nga ako, Gemma. Pwede mong hawakan. Hindi naman pwedeng katawan nila ang tatatak sa utak mo. Dapat katawan ko lang. Bago pa matapos ni Jack ang pagtanggal ng botones, mabilis na hinila ni Gemma ang kwelo ng damit niya. Akala niya naaakit niya ito. Pero nang marahan itong hinaplos ang tato niya, namungay ang mga mata ni Jack. Tumunghay sa kanya si Gemma. Kailan pa tong tato na to sa'yo? Simula nang iwan mo ko. Kinagat ni Gemma ang pang-ibabang labi. Iniwan kita. Bakit mo pa pinalagay ang pangalan ko dyan? Hinawakan ni Jack ang kamay ni Gemma na humahaplos sa balat niya. Kahit iniwan mo ako, hindi kita makalimutan. Baliw pa rin ako sa'yo, Gemma. Sa dibdib ko pinalagay dahil alam kong paborito mo itong bahagi ng katawan ko. Jack! Nanunubig ang ilalim ng mga mata nito. Marahan niyang dinala ang kamay ni Gemma sa mga labi niya. Bumalik ka na sa akin, mahal. Hindi ako magtatanong. Hindi ako manunumbat. Please, bumalik ka na sa akin. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Gemma at niyakap siya. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa loob ng ilang taon, naramdaman niya ulit ang tahanan sa yakap ni Gemma. Hello, Jack! Tawag sa kanya ni Dahlia. Lumayo agad siya kay Gemma. Dito ka lang ha, babalikan kita rito. Tumangulang ang dalaga. Napangiti siya at pinunasan ang mga luha nito. I love you, Gemma. Tumulo naman ang mga luha nito. I'm sorry. Tumangulang si Jack at hinalikan ang noon ng dalaga. Lumabas muna siya sa restroom para kausapin sa earpiece si Dahlia. Ang ina ka? Ba't ang tagal mo sumagot? Inis na tanong ni Dahlia sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Jack. Bakit? May radar ang Santino na yon. Malapit na eh. Sasama na nga ako sa VIP room. Kaso nakatunog. Pinotektahan agad ng mga tauhan niya. Tinatawagan ka rito. Di ka naman sumasagot. Ano bang ginagawa mo? Nasa mission tayo tapos pinatay mo ang linya mo? Hindi nakasagot si Jack. Guilty naman talaga siya sa sinabi ni Dahlia. Nawala ang focus niya sa mission.
nang makita niya si Gemma. At kapag nalaman na naman yun ang partner niya, siguradong magagalit na naman to. Lalo na at palpakang plano. Nahimigan niya ang frustration sa boses ni Dahlia. Wala na, sira na ang plano, Jack. Mas lalo tayo malalayo sa paghahanap sa mafia boss na yun. Tahimik lang na tinatanggap ni Jack ang pang-aaway sa kanya ni Dahlia. Nasa harap sila ng big boss nila sa paramilitary, pero para silang nasa guidance sa school. Lapit na eh. Hawak ko na sa palad yung Santino na yun. Kung bakit ba naman kasi biglang nawala yung isa dyan. Kinarir na yata ang pagiging waiter sa strip club. Mga parinig ni Dahlia sa kanya. Masamang tumingin ang big boss sa kanila. Pwede ba tumahimik ka muna, Dahlia? Kumalma ka. Daig pa ng armalite yung bibig mo eh. Rat-rat ng rat-rat. Naiinis na nagsindi ng sigarilyo si Dahlia. Hindi na ito nagsalita pa at tinalikuran na si Jack. Itigil muna to. Kung natiktikan ng Santino na yun ang plano nyo, magpapalamig yun. Mas lalo nyo lang hindi mahahagilap. Kaya palamigin nyo muna mga sarili nyo. Take this as your temporary break. Utos sa kanila ng big boss. Tumango na lang si Jack. Baka nga kailangan niya ng break. Palagi na lang talaga siyang nawawala sa focus. Nakakawala rin ng kumpiyansa ang palaging pumapalpak ang misyon nila. Ano? Tayo na lang dalawa dito. Bakit bigla kang nawala? Tarantado ka, Jack. Paano kapag namatay ako? Hindi mo na alam kasi kung saan-saan ka nagsusuot eh. Sabi sa kanya ni Dahlia, habang naglalakad sila papunta sa parking lot. Bumuntong hininga si Jack. Hindi mo ba narinig kanina? Mag-break daw. I-break mo na rin yung bibig mo at pagiging chismosa mo sa maraming bagay. Excuse me? Chismosa man ako? May paggagamitan naman ako nito, no? Pagtatanggol pa ni Dahlia sa sarili. Pagkarating sa sasakyan, nakahinga ng maluwag si Jack nang makitang naghihintay sa labas ng sasakyan niya si Gemma. Iniwan niya ang sasakyan niya pati na rin si Gemma sa parking lot ng club. Dahil hindi niya naman pwedeng dalhin ng dalaga sa headquarters. Napamura naman si Dahlia sa tabi niya. Ah, so ito palang dahilan. Hindi pinansin ni Jack ang partner niya at dumiretso lang kay Gemma. How's my love? Ngumuso sa kanya si Gemma. Bakit ang tagal mo? Nakakaumay naman? Naiiritang komento ni Dahlia. Kayo na ulit? Bumuntong hininga si Jack. Lumayas ka na, Dahlia. Tumawa ang baliw niyang partner at tumingin kay Gemma. Hi, mukhang ayaw ko ipakilala ng bobo mong boyfriend. I'm Dahlia, katrabaho lang. Pero natikman na niya ng pechay ko. Tanong mo sa kanya anong lasa. Malakas na minura ni Jack si Dahlia. Tumatawang umalis naman ang partner niya at sumakay sa motor nito. Hihilahin niya sana si Gemma papasok sa sasakyan, pero masama ang tingin nito sa kanya. Umawang ang bibig ni Jack. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yun. Nagkibit-balikat naman si Gemma at humalokip-kip. Malay ko, ilang taon din tayong wala. Malay ko ba kung ano namamagitan sa inyong dalawa? Napatingala sa ini si Jack at muling tumingin kay Gemma. Wala, maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin yun sa ibang babae. Si Dahlia, ganun talaga ang bibig nun. Hinahayaan ko na lang. Hindi ko naman pinapatulan. Ano bang lasa ng pechay ni Dahlia? Tanong pa nito. Nanlaki ang mga mata ni Jack. Gemma? Tumawa ang dalaga at hinawakan ng kamay niya. Joke lang, naniniwala naman ako sa'yo. Tara na nga. Gutom na ako, ipagluto mo ko. Napangiti siya. Anong gusto mo lutuin ko? Chicken pastel. Tumango agad si Gemma. Na maraming fresh mushrooms? Please. Pinasakay niya ang girlfriend sa loob ng sasakyan. Sumakay na rin naman siya. Napangiti siya. Pati yata kotse niya, na-miss din si Gemma sa loob. Mag-grocery muna tayo, mahal. Wala na ako stock sa bahay. Sabi niya sa dalaga. Tumango naman agad si Gemma. Pagkarating nila sa grocery store, kumuha na agad siya ng ingredients para sa chicken pastel. Kumuha na rin siya ng iba pang pagkain na pwede niyang ilagay sa refrigerator niya. Pagdating sa snack section,
Hinayaan na lang ni Jack si Gemma na kumuha ng mga gusto nito. Napapangiti siya kapag may bago sa mga mata nito. Kinukuha lang nito at nilalagay sa cart nila. Wait, ito ang share ko sa mga binili ko. Sabi ni Gemma. At inabot ang pera nang nasa counter na sila. Hindi yun tinanggap ni Jack. No, I can handle this. Kaya ko naman. May maganda akong trabaho. Sa'yo na yan, itago mo. Tiningnan ni Gemma ang mga pinamili nila. Ha? Pero may share din naman ako sa mga pinapunch dyan. Ang dami nga ng mga yun eh. Inakbayan niya ang girlfriend niya. So what, Gemma? Kung anong akin, sa'yo. Kung anong sa'yo, sa'yo lang yun. That sounds unfair. Para lang ako ang nagbe-benefit. Sabi ni Gemma sa kanya. Ngumiti lang si Jack. Pangarap niya ibigay lahat ng gusto ni Gemma. At kung magkakaroon sila ng pamilya, mas magtatrabaho siya ng mabuti para hindi galawin ni Gemma ang sarili nitong pera. Pagkarating sa penthouse, pinagluto na nga ni Jack ng hapunan si Gemma. Napapangiti siya kapag nakikitang aliw na aliw na nanonood ang dalaga sa kanya. Oo nga pala, anong ginagawa mo sa club na yon? Tanong ni Jack habang kumakain sila. Natigilan si Gemma sa pagkain pero sumagot din naman. May pinuntahan lang akong kaibigan. Tumunghay si Jack sa dalaga. Sinong kaibigan? Yumuko si Gemma at binalikan tingin sa pagkain. Nanay ng friend ko. Nahuhumaling sa mga ganon, sinamahan ko lang. Tumango naman si Jack. Ngayong tayo na, huwag ka na sana bumalik sa pag-escort. Hindi naman talaga ako escort. Nagsinungaling ako sa'yo. Sorry. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Ano? So anong ginagawa mo ron nung gabing nasa kwarto ka ni Ford? Tanong niya ulit sa dalaga. Sumagot naman si Gemma. Nakikiparty lang, may nagsama lang din sa akin. Hinaplos niya ang kamay ng dalaga. Next time, huwag ka na ulit pupunta doon na. Tumango naman si Gemma at ngumiti. Pagkatapos nilang kumain, napagkasundoan nilang doon na matulog ang dalaga. At tuwang-tuwa naman si Jack. Parang kailan lang, gustong-gusto nila kapag magkatabi, magkayakap at magkasamang natutulog sa kama. Kinabukasan, nagising si Jack na mukha ni Gemma ang bumungad. Napangiti siya. Marami siyang tanong sa dalaga. Pero katulad ng pangako niya, ayaw niya nang buksan ang nakaraan. Halata namang hirap na hirap si Gemma ipaliwanag kung ba't siya nito iniwan. Ang mahalaga lang sa kanya, muli niya itong kasama ngayon. Ilang sandali pa nagising na si Gemma. Good morning. Hinalikan niya ang tungki ng ilong nito. Good morning. Saan mo gustong pumunta ngayon? Kumunot ang noo ni Gemma. Bakit, wala ka bang trabaho ngayon? Umiling naman si Jack. Wala, break muna kami. Gusto kong samantalahin. Gusto kong magbakasyon kasama ka, Gemma. Sandaling nag-isip ang dalaga. Gusto ko sa amusement park. Ang tagal na nang huli akong pumunta doon. Natawa si Jack. Doon sila madalas mag-date nung mga bata pa sila. Sabik na sabik at punong-puno ng ideya at pakahulugan sa salitang pag-ibig. Matatanda na sila pero parang walang nagbago. Ganon pa rin ang nararamdaman ni Jack. Tumawa si Gemma habang tinitingnan ng nakita niya mga damit sa store. Jack, ang corny naman yan. Inaya kita rito sa amusement park pero huwag tayo mag-couple shirt. Ang tanda na natin eh. Ano naman? Bakit? Mga teenager lang ba ang pwedeng magsuot ng couple shirt? Pwede rin naman tayo ah. Wala namang masama. Couple din naman tayo. Pagdadahilan pa ni Jack. Napangiti siya. Magkaiba ang pagiging isip bata sa paglalambing sa'yo. Walang nagawa si Gemma kundi ang pumayag sa gusto niya. Tuwang-tuwa naman si Jack. Kapag bumibigay ang dalaga sa mga paglalambing niya, pakiramdam niya mahal na mahal siya nito. Ang sweet naman natin. Komento ni Jack habang tinatanaw ang view mula sa taas ng Ferris wheel. Napangiti si Gemma at sumandal sa balikat niya. Bakit ako pa rin? Kung tutuusin, pwede ka naman magmahal ng iba, Jack. Pwede nga, pero hindi ko ginawa. Hindi ganun kadali yun, Gemma. Hindi ka naman agad-agad basta makakalimutan ng puso ko eh.
Kasama kita palagi. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Palagi kang nandyan sa tabi ko. Kaya nang nawala ka, daig ko pang nawala na isang paa, parang hindi ako makatayo. Tumunghay sa kanya si Gemma. I'm sorry iniwan kita nun. Dahil makakasama ako sa'yo. Katulad ng sinasabi ng mga magulang mo sa akin nun. Mukha akong pera. At ganun pa rin ngayon. Baka nga ngayon makakasama pa rin ako sa'yo. Pagsisisihan mong nakilala mo ako. Kumunot ang noo ni Jack. Kailanman hindi ko pinagsisisihang minahal kita, Gemma. At sa mga magulang ko, lantaran man nila ipakitang ayaw nila sa'yo, wala akong pakialam. Hindi ka naman mukhang pera. Kung dahil gusto kitang pag-aralin ng problema, mas lalo silang walang pakialam. Pera ko yun. Pinaghirapan ko yun. Hindi ka manggagamit. Kung pwede ko nga lang sa'yo ibigay ang mundo, ginawa ko na sana. Malungkot na ngumiti si Gemma. Pangarap ko noon maging sundalo katulad mo. Kaso imposible na ngayon. Ngumisi si Jack. Hindi yun imposible. Matutupad mo pa yun. Tutulungan kita. Kaya lang, plano ko magretiro na eh. Kumunot ang noon ni Gemma. Bakit? Hinaplos niya ang buhok nito. Gusto ko nang lumagay sa tahimik. Gusto ko nang bumuo na tayo ng pamilya. Pagkatapos ng misyon to, magpakasal na tayo, Gemma. Ano? Baka nabibigla ka lang sa desisyon mo? Sinapo ni Jack ang mukha niya. Paano pa ako mabibigla sa desisyon ko kung matagal ko na itong gustong gawin sa'yo? Dati pa lang. Sa araw na iniwan mo ako, nakahanda na ako mag-propose sa'yo. Nangilid ang mga luha sa mata ni Gemma. I'm sorry, hindi ko alam. Okay lang. Ang mahalaga, bumalik ka ulit. Magagawa ko na to sa pagkakataong ito, kaya hindi ko napalalampasin. Nilabas ni Jack ang isang singsing. Suminghap naman si Gemma nang makita niyang labis na maganda ito. Nasisinaga na mukha nito ng panghapong araw, habang kumikislap-kislap ang mga mata dahil sa luha. Huminga ng malalim si Jack. Gemma, will you marry me? Kabadong saad nito. Hindi nagsalita si Gemma. Tumangulo lang ito at sapat na yun sa kanya. Marahan niyang sinuot ang singsing sa daliri nito. Napangiti si Jack at tumunghay sa dalaga. Bagay na bagay sa iyo, mahal ko. Sinapo ni Gemma ang mukha niya at hinalikan siya ng mabuti. Hinayaan niya lang ang fiancé niya. Hinaplos niya lang ang bewang nito at wala na siyang pakialam kahit may makakita pa sa ginagawa nila sa Ferris wheel na yon. Yun ang isa sa pinakamasayang araw niya at ayaw niyang sirain pa. I love you so much, Jack. Please always remember that. Halos panalangin ng bulong ni Gemma sa kanya. Pagkababa nila ng Ferris wheel, inaya niya ng kumain ng dalaga. Katatapos niya lang mag-order ng pagkain nila, kaso naabutan niyang wala sa lamesa si Gemma. Gemma? Tawag niya at lumingon pa sa paligid para hanapin ang dalaga. Nilapag ni Jack ang pagkain. Hinintay niya lang si Gemma. Ngunit lumipas ang 10 minuto, wala pa rin ang dalaga. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. Kumunot ang noon niya nang may nakita siyang kahina-hinala. Hinawakan agad ni Jack ang baril sa may pantalon. Hindi niya alam kung kanino mga tauhan yun. Pero alam niyang siya ang target. Kailangan niyang mahanap agad si Gemma. Ngunit bago pa siya makatayo, nagpapatok ng baril ang lalaki. Pero mas mabilis ang reflexes niya. Nabaril niya agad ito sa noo. Nagsigawan na tumakbo ang mga tao. Tumayo agad siya para hanapin si Gemma. Pero hindi niya makita. Ilang sandali pa nakita niya ito sa restroom. Dinidiin ang isang lalaki sa pader habang mahigpit na sinasakal. Binaril agad ni Jack ang lalaki. Nilapitan niya agad si Gemma. Naubong-ubo at namumula ang muka. Napamura si Jack. Fuck, I'm sorry. Kailangan na natin umalis dito. Sa fire exit sila dumaan. Hindi niya na kaya makipagsiksikan pa sa mga taong natataranta sa labas. Nang makababa siya, sinalo niya naman agad ang dalaga sa binabaan nitong hagdan. Sumakay na sila sa sasakyan at mabilis yung pinaandar ni Jack. Dahlia, kailangan ko ng tulong. May shootout sa restaurant. May gustong pumatay sa akin. Kailangan ko ng backup.
Sigaw niya sa partner niya. Binuksan niya agad ang GPS. Pero bago niya pa yun maayos, may bumaril sa kanyang kotse. Nabitawan niya ang cellphone pero mas inintindi niya si Gemma. Hindi naman tinabla ng bala ang kotse niya. Pero hindi niya rin naman pwedeng hayaang barilin ng mga ito ang sasakyan niya. Lumingon siya sa likod. Napamura siya na makitang patuloy ang pamamaril ng mga sakay ng kotseng sumusunod sa kanila. Ibigay mo sa akin ang baril mo. Utos sa kanya ni Gemma. Kumunot ang noo ni Jack. Anong gagawin mo? Ibigay mo sa akin ang baril mo. Kapag wala tayong ginawa, baka ma-corner tayo dito. Kaya kong gawin yung gusto mo, Gemma. Pero hindi magiging safe. Mas safe kung nakasarado ang mga bintana. Ilang sandali pa, gustong mag-overtake ng lalaking nasa likod nila. Mabilis na naagaw sa kanya ni Gemma ang baril. Binuksan nito ang bintana at nakipagbarilan sa mga tauhan doon. Gemma! Sigaw ni Jack. Wala na siyang panahong sawayan ng fiancé niya. May isa na namang sasakyan, may mga kalaban ang namamaril at nasa gilid niya. Kinuha niya pa ang isang baril niya, binuksan niya ang bintana at nakipagbarilan na rin. Kasabay ng pagkamatay ng lahat ng nabaril ni Jack, ang pagsabog ng isang sasakyang humahabol sa kanila. Mabilis na sinara niya ang mga bintana. Inagaw niya agad ang baril kay Gemma. Don't do that again! Mamamatay ako sa pag-aalala sa iyo. Hindi kita tinuruan humawak ng baril para makapagbarilan ng ganon. Tumawa si Gemma. Akala ko ba susuportahan mo ako sa pangarap ko? Paano ako kapag nasa inkwentro, babantayan mo? Napanguso na lang si Jack. Kung ganun man, mukhang hindi na siya magre-retiro. Pero pipilitin niya itong magbago ng gusto. Ayaw niya namang bigyan ng magulong buhay ang magiging anak nila. Nang makarating sa penthouse, nilagyan niya agad ng yelo ang namumulan nitong leeg. Masakit ba? Hindi naman. Umiiling na sagot ni Gemma. Hindi ko dapat hinayaang masaktan ka ng kahit na sino. Ninahawakan ng dulo ng daliri mo. Hindi ko dapat hinayaan. I'm sorry. Nahuli ako nang dating. Marahan niyang sabi sa dalaga. Napangiti naman si Gemma. Ayos lang. Sakto lang naman ang dating mo. Saktong hindi pa ako patay. Gemma? Masaktan ng lahat, wag lang ikaw. Lumipas sa mga araw, naging masaya naman sila ni Gemma. Hindi na nasundan pa ang insidenteng barilan sa restaurant. Bumalik na rin siya sa trabaho at nakakampante si Jack kapag naiiwan sa penthouse niya ang fiancé niya. Dito ka lang ha, wag kang aalis. Susubukan ko makabalik agad. Hinalikan niya sa pisngi si Gemma. Tipid na ngumiti sa kanya ito. Mag-iingat ka, Jack. Pagkaalis ni Jack, nagmaneho na agad siya papuntang headquarters. Naglalakad pa lang siya sa corridor. Lumapit na agad sa kanya si Dahlia. May progress na ang mission natin? Habang nasa bakasyon ako, nakita ko yung si Santino. Hindi siya nakinala sa akin. Nakuha ko ang mga data sa cellphone niya. Pag-impurma sa kanya ni Dahlia. Ngumisi si Jack. Galing mo. Napairap naman ang babae sa kanya. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. Naging abala sila sa pagkuha ng impormasyon. Nalaman ni Jack na may transaksyon si Santino sa Lunes sa mafia boss na hinahanap nila. Magaling lang talaga ang drug dealer na yon. Puro burner phone ang ginagamit kaya hindi agad matrace. Hinintay nila ang Lunes. Naghahanda na si Jack ng mga armas niya. Inaabangan na lang nila ang pagdating ni Santino at mga tauhan nito sa fort. Ilang sandali pa, dumating na ang mga hinihintay nila. Lumabas agad si Dahlia at naghiwalay sila. Patago silang pumapasok sa loob. May nakakita sa kanyang tauhan kaya pinatunog niya agad ang leeg nito. Pinatulog niya bago pa makapagsabi. Palapit na si Jack. Nanlaki ang mga mata niya na makitang babae ang mafia boss. May suot itong maskara habang nakikipag-usap kay Santino. Nakita ko ang mafia boss. Babarilin ko na to. Sabi ni Jack at hinanda ang rifle niya. Nagmura sa earpiece si Dahlia. Sige, tumba mo na. Niipit ako rito. Nakita agad ako ng mga tauhan. Hindi napigil ang mainis ni Jack. Mas lalo niyang naisip na kailangan ng tulong ni Dahlia. Nainis siya na makita sa telescope
na naalarma ang mafia boss. Ang pagbaril niya dapat sa noo, dumaplis tuloy sa braso nito. Napamura si Jack. Malas. Yumuko agad siya at pinaputukan siya ng mga tauhan doon. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit niya at bumaba sa pwesto niya. Atras tayo. Palpak. Hindi natin kaya to. Sigaw ni Dalia at hingal na hingal. Malapit na siya sa sasakyan nang sumulpot sa harap niya ang mafia boss. Tinutok nito ang baril sa kanya. Tinutukan niya rin ito ng baril. Sumuko ka na, sabi niya sa mafia boss. Ngumisi lang ito at nangilabot siya ron. Pamilyar kay Jack ang reaksyong yon. Habang matagal niyang tinititigan ang babaeng nasa harap niya, para bang kilalang kilala niya ito. Bigla na lang siya sinugod ng babae at nakipaglaban sa kanya. Tumalsik ang baril nila pareho. Kaya mas lamang siya. Ginamit niya ang buong lakas para mahigpit na hawakan ng babae. Nagawa naman ang paraan ng babae para ibalibag siya. Bago pa ito makalayo, hinila niya naman agad. Sumuko ka na. Alam mo ba kung ilang inosenteng tao ang sinira mo? Mariing sabi niya at kinulong ito sa bisig niya. Nanlaki ang mga mata ni Jack nang mariin siyang halikan ng babae na nasa ibabaw niya. Ang amoy at ang paraan ng paghalik nito, pamilyar na pamilyar sa kanya. Nasa gitna siya ng misyon, pero yun siya, nalalasing sa mga halik. Saka lang siya nahimasmasa na. Hindi si Gemma ang kahalikan niya. Inabot niya ang baril at tinutok sa ulo nito. Tumigil ang babae sa paghalik. Mariin siyang tinitigan. Pagkatanggal ni Jack sa maskara nito, parang gumuho ang mundo niya. Gemma? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano nangyari dyan? Gemma? Ang ino mo talaga, Jack. Nasa mission, Gemma na naman. Buliyaw sa kanya ni Dalia sa earpiece. Sa sobrang gulat ni Jack, hindi niya napinigilan si Gemma. Hindi siya makapaniwalang ang mafia boss na matagal nilang hinahanap, ang ex-girlfriend niya lang pala. Hanggang sa makarating sila ni Dalia sa headquarters, iniisip niya tuloy ang tungkol kay Gemma. Sinapo niya ang ulo para siyang mababaliw. Naloko siya ng inosenteng mukha at kilos ni Gemma. Kaya pala laging palpak ang bawat plano nila ni Dalia. Gayunpaman, hindi pa rin masabi ni Jack sa partner niyang kilala niya ang tunay na katauhan ng mafia boss na hinahanap nila. Hindi niya kayang ipagkanulo si Gemma. Mahal na mahal niya ito. Sure ka? Hindi mo talaga nakita yung mukha ng babae? Tanong sa kanya ni Dalia. Hindi. Bumuntong hininga ang dalaga. At least, alam nating babae ang hinahanap natin. Lintik na babaeng yun. Ang lakas masyado. Gulong-gulo na ang utak ni Jack. Hindi niya alam kung anong dapat pang isipin. Pagka-uwi niya sa bahay, hindi niya inaasahang nandun si Gemma na ginagamot ang sariling sugat. Mukhang hinihintay siya. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong sa kanya ni Gemma. Umigting ang panga niya at tinutukan ito ng baril. Niloko mo ko. Oo, niloko kita. Dahil gusto kong iligtas ang sarili ko. Pero maniwala ka man o hindi. Mahal na mahal kita, Jack. Hindi mo na ako maluloko pa. Gigil na gigil niyang sigaw. Naluluha si Jack sa sobrang galit. Hindi niya alam kung para saan ba ang galit niya. Kung para ba sa panglulokong ginawa ni Gemma sa kanya o para ba sa kanya. Dahil kahit alam niyang mali, hindi niya magawang patayin ang babaeng pinakamamahal niya. Napamura si Jack at binitiwan ang baril. Galit na galit ako sa'yo. Bakit mo ginawa sa akin to? Tumulo na rin ang mga luha ni Gemma. Naiintindihan ko ang galit mo. Sino ba naman ang matutuwa? Lumalaban ka para sa hustisya pero yung mahal mo isang kriminal. Bakit ka napunta sa ganyang sitwasyon, ha? Nanghihina niyang tanong kay Gemma. Malungkot na ngumiti si Gemma. Bago ka pa dumating sa buhay ko, ganito na ang buhay ko. Akala mo sa tiya ko lang ako lumaki, di ba? Ang alam mo ulila na ako. Pero ang totoo niyan buhay ang mga magulang ko. Tumakas na ako nung bata ako dahil ayaw ko manahin ang mga masasama nilang gawain. Anong sabi mo? Nagmamadaling lumapit si Jack at inangat ang mukha ni Gemma sa kanya. Bakit hindi mo sinabi, ah? Ba't bumalik ka pa? Mahinang tumawa si Gemma.
pero may tumakas na luha sa mga mata. Natatakot ako eh. Pangharap mo maging sundalo. Kalaban mo mga katulad ko. May dugong kriminal ako kaya kung sasabihin ko sa'yo hindi mo ako mamahalin. Napamura si Jack at binigyan ng isang halik si Gemma. Oo, gusto ko maging sundalo. Pero iba rin ang antas ng pagkagusto ko sa'yo. Walang saysay ang lahat ng pangarap ko kundi ikaw ang kasama ko. Naiintindihan mo ba yun? Mas lalong umiyak si Gemma. Hindi ko naman ginustong bumalik. Hindi naman talaga kita gustong iwan kaso nahanap nila ako. At kung hindi pa ako umalis sa poder mo nun, baka patay ka na ngayon. Pero ngayon, kaya na kitang ipagtanggol. Ako na ang pinuno nila. Kayang-kaya na kitang ilayo sa kanila. Pinunasan ni Jack ang mga luha ni Gemma. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Kung sinabi mo lang sana sa akin na protektahan sana kita. Galit ka ba sa akin? Ayoko na rin ng ganitong buhay. Huhulihin mo ba ako? Nasa watchlist na ako. Patayin mo na ako, Jack. Hindi na ako lalaban. Mariing umiling si Jack at mahigpit na niyakap si Gemma. Hindi ka mamamatay. Poprotektahan kita mula sa lahat kahit ikasira ko pa. Pinunasan muli ni Jack ang mga luha. Buong puso niyang hinalikan si Gemma. Wala siyang pakialam kahit ito pa ang pinakamasamang tao sa mundo. Binuhat niya ang dalaga at dinala sa kwarto niya. Nang gabing yun, tinanggal nila ang lahat ng sama ng loob sa piling ng isa't isa. Pagod na pagod si Gemma nang ilapag niya sa kama. Hingal naman si Jack pagkatapos ng ginawa nila. Tinakpan niya ng kumot ang hubad na katawan ni Gemma. Niyakap niya ang babae at sinubsob ang mukha sa leeg nito. Ano nang mangyayari sa atin? Napangiti si Jack dahil sa nag-aalalang tanong ni Gemma. Ganun pa rin, magpapakasal pa rin tayo. Magiging asawa kita. Bubuo tayo ng pamilya. Kinagat ni Gemma ang pangibabang labi. Ang simple pero parang imposible para sa akin. Kinuha ni Jack ang kamay ni Gemma. Hinalikan niya ang palad nito. Hindi imposible, mahal. Gagawin ko yun. Tutuparin nating dalawa yun. Kinuha ni Jack sa drawer ang isang kwintas. Isinuot niya yun kay Gemma. Napangiti naman siya. Napangiti na rin si Gemma. Ang ganda nito, Jack. Of course. A beautiful woman like you deserve things. Beautiful things. Hinalikan niya ang noon ng dalaga. Matagal niya nang pinagawa ang kwintas na yun. Palagi siyang nag-aalala kung nasan si Gemma kaya nagpagawa na siya. Hindi lang basta kwintas yun. Isa rin yung tracking device para mahanap niya ang lokasyon ni Gemma kapag hindi ito nagpaalam sa kanya. Kinabukasan, nagising si Jack na wala ang fiancé sa tabi niya. Mabilis siya nagbihis. Tiningnan niya ang buong bahay pero hindi niya makita si Gemma. Tinatawagan niya rin pero naiwan pala nito ang cellphone. Saka lang niya naalalang binigyan niya ito ng tracking device. San ka pupunta? Kumunot ang noo niya na makitang nasa fort ang pulang tuldok. Mabilis siyang kumilos. Simula nang malaman niya ang tunay na katauhan ni Gemma, palagi na lang siyang natatakot para dito. Sising-sising na nga siya na nabaril niya ito. Kaya hindi niya kakayanin kung mawala pa ito sa kanya. Pagkarating sa fort, nakita niya agad si Dahlia at ilang kasamahan niya sa paramilitary. Lumabas ang mga ito mula sa nasusunog na building. Anong ginagawa niyo rito? Kumunot ang noon ni Dahlia. Ha? Siraulo ka ba? Hindi ba? At tinext mo sa akin pumunta ako rito at magdala ng backup dahil maraming tauhan? Nalaman mong si Gemma pala ang hinahanap natin. Sandali, ba't nakapangbahay ka lang? Akala ko nandito ka na kanina pa. Nang dumating kami, may bagsak na agad sa mga tauhan. Nanlamig agad si Jack. Hindi niya nagugustuhan ang naririnig niya. Kung ano man ang ginawa ni Gemma, siguradong nilagay nito sa kapahamakan ng sarili. Nasaan si Gemma? Nasa loob kasama mga tauhan niya ron. Sagot naman ni Dahlia. Labis ang takot ni Jack at tumingin sa nasusunog na building. Bago pa siya makapasok, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Dahilan upang tumalsik siya. Gemma! Gemma! Tawag niya at muling tumayo.
Pupunta na sana siya sa loob pero pinigilan siya ng mga katrabaho niya. Kailangan ko iligtas si Gemma. Binuliyawan siya ni Dahlia. Sa tingin mo ba? May makakaligtas pa sa pagsabog na yun, ha? Napaluhod na lang siya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Gemma! Makalipas ang 3 taon, ano? Ayaw mo talagang sumama sa akin. Magiinom ka lang dyan. Tang inang almusal yan. Alak! Yun ang tanong sa kanya ni Dahlia nang bumisita ito sa bahay niya isang umaga. Hindi na lang pinansin ni Jack yun. Wala na siyang pakialam sa lahat. Hinihiling niya na lang na sana dumating na ang panahong hindi na siya magising para manatili na lang siya sa mga panaginip niya. At least doon kasama niya pa si Gemma. Try mong lumabas-labas, magpahangin, make new friends, ang boring ng buhay mo. Kung ganito lang pala ang buhay mo, sana bumalik ka na lang sa paramilitary. Mas mataas pa ang chance na mamatay ka dun. Sarkastikong sabi ni Dahlia sa kanya. Napailing na lang si Jack. Hindi na siya babalik dun. Tuluyan niya ng tinalikuran ng larangan yun. Galit na galit siya sa lahat. Biktima lang din naman nun si Gemma. Pero hindi man lang hinayaan ng mga itong magpaliwanag. Bumuntong hininga si Dahlia at may iniwang flash drive sa kanya. Tignan mo yan pag may oras ka, aalis na ako. Hindi niya pinansin si Dahlia. Siya na lang ulit mag-isa sa penthouse. Wala na siyang magawa. Kinuha niya ang flash drive at sinaksak sa laptop niya. Tinignan niya ang files at natigilan siya na makita ang isang video. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Jack. Kuha yun ang mag-date sila sa amusement park. Puro mukha niyang nakikita. Pero naririnig niya ang boses ni Gemma. Ang pogi naman ng fiancé ko, kanino ka nga ulit? Tanong ni Gemma sa kanya. Tumawa naman si Jack at hinila ang dalaga. Siyempre kay Gemma lang ako. Inagaw niya ang camera at tinapat sa mukha ng babae. Sana, maging kamukha mo mga anak natin. Sana triplets din, para sobrang ingay sa bahay natin. Napanguso si Gemma. Ang dami naman. Hindi yata kaya yun ang matres ko. Bumuhos sa mga luha ni Jack habang nanonood ng video. Masaya ang mga alaala pero parang binubuhusan ng asido ang puso niya. Miss na kita, Gemma. Gustong gusto na kitang makita. Ilang sandali pa tumahimik ang video. Natatanantang pinindot niya yun. Gusto niya pa makita si Gemma. Ilang sandali pa nagplay ang panibagong video. Hi Jack, kapag napanood mo to baka patay na ako mahal. Panimula ni Gemma. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Jack. Hindi Gemma, bakit mo ako iniwan? Mas lumungkot ang ngiti ni Gemma sa video. Isusuko ko na ang sarili ko sa otoridad. Sorry ha, alam kong pipigilan mo kapag sinabi ko sa'yo. Ayaw kong talikuran mo ang larangan gusto mo para sa akin. Alam kong mahal na mahal mo ang trabaho mo. Kaya ayaw kong masira ang pangalan mo para sa akin. Ginamit ko ang cellphone mo. Nagpanggap akong ikaw para makita ako ni Dahlia at hindi ka rin masisinama ang kasama mo. Kung ano man ang mangyari, gusto kong malaman mong mahal na mahal kita. Huminga ng malalim si Gemma. At kung mamatay man ako, Jack? Gusto ko magpatuloy ka sa buhay. Maghanap ka ng ibang babae. Magpakasal at bumuo ng pamilya. Magiging masaya ako para sa'yo. Salamat sa lahat. I love you so much. Natapos ang video na sobrang nasasaktan si Jack. Gayunpaman parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nakahinga siya ng maluwag. Parang niyakap ng mga salita ni Gemma ang puso niya. Katulad ng gustong mangyari ni Gemma, sinubukan niyang mabuhay muli. Pinilit niya ang sarili niyang bumangon muli. Seryoso? Gusto mo magbakasyon? Tamang-tama. May hinanda akong private island para sa'yo. Doon ka na. Kahit ilang taon ka pa magstay doon. Bumuntong hininga si Jack. Yun nga ang ginawa niya. Kabababa niya lang sa helicopter. Pinagmasdan niya ang beach house na nasa harap niya. Bubuksan niya sana ang pinto na lumabas ng 3 bata. 2 lalaki
at isang babae. Wait, sino mga batang to? Tanong niya na lang sa kanyang sarili. Tumingala sa kanyang tatlong bata. Swimming! Swimming, Papa! Nanlaki ang mga mata ni Jack. Hindi ako ang papa niyo. Ikaw ang papa nila. Sabi ng isang babae. Napatda si Jack sa kinatatayuan niya. Gulat na gulat siya na makita si Gemma sa loob ng bahay. Gemma, buhay ka? Bumuntong hininga si Gemma. Ang tagal mo? Hinintay ka namin ng mga anak mo dito? Umiling si Jack at bahagyang napaatras. Hindi, panaginip lang to. Tumawa si Gemma at lumapit sa kanya. Hindi to panaginip, Jack. Nandito ako sa harap mo at ang mga anak mo. Napalunok si Jack. Dinadaya talaga siya ng mga mata niya. May kakaiba yatang dulot sa kanya ang private island na yon. Nag-iisip pa siya nang bigla siyang halikan ni Gemma sa labi. Ano, panaginip pa rin ba? Naluluhang tanong ni Gemma sa kanya. Mabilis na niyakap ni Jack si Gemma. Buhay ka? Paano? Ngumiti si Gemma sa kanya. Tinulungan ako ni Dahlia. Nasa watchlist na ako, shoot to kill na nga ako eh. Pero alam ni Dahlia ang relasyon natin kaya tinulungan niya ako. Pinalabas naming patay na ako. Gustong gusto ko sabihin sa'yo kaso nahirapan ako. Mainit ang mga mata sa'yo na ibang sindikato at mga kasamahan mo. Buntis pa ako sa mga anak natin. Hindi ko alam kung paano ako makakalapit sa'yo. Tiningnan ni Jack ang mga anak niya. Tumulo ang mga luha niya. Hindi niya alam na iiyak na naman siya. Pero sa pagkakataong yun, iiyak siya sa sobrang saya. Niyakap ni Jack ang pamilya niya. Susundin niya si Dahlia. Talagang, hindi na siya aalis sa islang yun. Hinaplos ni Jack ang buhok ni Gemma habang magkatabi sila sa kama. Akala ko wala ka na talaga sa buhay ko. Alam mo bang buntis ka nang iwan mo ko para sumuko? Nahirapan ka ba sa panganganak? Hindi ko alam na buntis ako. Sa ako lang nalaman o nandito na ako. Nahirapan ako sa mga anak natin pero kinaya ko. Kasi alam kong sisikapin nating pareho na bigyan sila ng magandang mundo. Akala ko, maghihintay pa kami ng maraming taon. Niyakap siya ni Gemma. Dinala ni Jack ang kamay nito sa labi niya. Naging miserable ako. Kasi akala ko iniwan mo na ako. Ngayong alam kong buhay ka at may pamilya na tayo, magpakasal na tayo, Gemma. Tumango naman ang babae. Magpapakasal ako sa'yo. Hahalikan na sana ni Jack si Gemma nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Pumasok ang triplets at sabay-sabay na umiiyak. Nataranta agad si Jack at bumangon. Bakit kayo umiiyak? Sino namang nang-away sa inyo? Tanong ni Gemma at bumuntong hininga. Si Kuya, inaaway ako. Sira teddy bear. Reklamo ng anak nilang babae habang umiiyak. Binuhat agad ni Jack ang bata. Shhh, tahana. Bibili si Papa ng maraming ganyan bukas. Inasikaso naman ni Gemma ang dalawa pa. Tumahan na rin ang mga ito at nakatulog sa gitna nila. Talaga bang ganito sila kagulo palagi? Natatawang tanong ni Jack. Mabuti na lang, malaki ang kama, kasya tayong lahat. Oo, ang gulo. Alam mo yon? Dalawa lang ang tenga ko at nakakarindi kapag sabay-sabay na umiyak. Kasalanan mo to? Paninisi sa kanya ni Gemma. Ngumiti lang si Jack at niyakap ang mga anak nila. Salamat sa mga anghel na to. Natulog na nga sila na magkakasama. Katulad ng plano, nagpakasal nga sila. Si Dahlia at ang asawa lang ang invited sa simpleng beach wedding na yon. Pero kitang-kita pa rin niya ang saya sa mukha ni Gemma. Namuhay sila bilang simpleng pamilya sa islang yon. Nagtayo sila mag-asawa ng maliit na negosyo para tususan ang pangangailangan nila. Hindi marangya, malayo sa dati nilang pangarap, pero masaya na sila at kontento sa buhay na meron sila. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories,
Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!